Bisitahin natin guys si Kulit kung ano na yung kalagayan niya ngayon kasi 'di ba guys, dati yung last update ko sa inyo ay ano, hindi pa siya guys ano, buntis. Ayan, ngayon buntis na siya finally. Siya yung tawag ko sa kanya Kulit kasi lagi siyang lumilipad dito sa kulungan guys. So, nasa forest po tayo. Ayan, nandito tayo sa kanyang kinalalagyan. So bisitahin natin. Siya ngayon guys. Ayan na si Kulit. O ayan. Alam nyo ba guys, ito pinto siya dito sa kulungan niya. So natanggal yan kasi palagi siyang tumatalon. So nung sapat na yung buwan para iturukan siya ng pampabuntis, pinagawan ko na siya guys ng crate itong kulungan na to. So finally nung nilagyan na tong kulungan guys, nandiyan na siya, naka-stay na siya dyan, relax na siya, hindi na siya tumatalon-talon dito sa pinto na to kasi anyways wala nang pinto yung ating pintuan kasi lagi siyang tumatalon. So nagiba na siya guys, nakalagay na dito sa may ano niya, sa may crate niya kasi talagang sobrang lakas niya guys, makulit nga talaga. So alam niyo ang nangyari kung bakit nandito na tong pinto na to kasi may nakalagay dito sa pinapakainan niya. So inano din po niya, sinira-sira din niya. So ayan, nilagay muna natin pinto dito temporary. So bago siya manganak guys ay ibabalik namin tong pinto dito kasi baka makalabas na naman siya. So ayan na po ang ating update ngayon. Siya po ay 3 months preggy na si ating Kulit at hopefully magbigay siya ng malulusog at magagandang lechon at hindi magmana sa kanya ng kakulitan guys. So yun ang ating update sa kanya. So yung kapatid niya guys, si Pinky, hindi siya naglandi, hindi siya nagbuntis. So ang nangyari, naghintay kami ng 9 months para maglandi siya. So sadly, hindi siya nagbuntis guys. Ito yung kanyang kulungan. So nakita niyo na siya sa previous vlog ko dati. So ayan na po, may tambak na dyan mga bunot na pinapausok ko tuwing hapon kasi masyadong maraming lamok at natanggal na din po yung pintuan dito sa sobrang kakulitan nila. So wala na po si Pichi. Mayroon ditong isa pa. So, ito naman, masyado siyang makulit. Ayan. Isa. Ito naman, guys. Isa na lang siya. Kasi, sadly, tatlo sila dapat. Namatay yung dalawa nung biig pa lang. Kasi, diba, nung marami yung mga baboyan na pinasunog or pinatapon yung mga baboy. Kasi nga, may sakit na sap. So, yun ang nangyari, guys. Diba guys, may mga sakit ng baboy na nangyari noon. So, yun. Pagkatapos noon, biglang nagmahal yung mga biig. So, ang mga ginagawa ng may-ari ng mayroong mga inahin, hindi pa nga nawawalay guys ng ilang weeks yung mga biig is pinapahuli na nila. Kaya ang tendency is marami talaga doon sa bumili na namatayan ng biig. Kasi nga guys, parang ano, hindi pa sila talaga ready para mawalay sa inahin. So since mahal nga yung biig, ganun yung naging patakaran nung mayroong may-ari ng inahin. So ipinapabenta na nila yung mga biig nang wala pang sapat sa edad. So kawawa naman guys, unfair naman dun sa mga bumibili kasi nga namamatayan ng biig kasi hindi pa sila talaga nasa tamang edad para mawalay sa inahin. So hopefully magkaroon ng magandang resulta yung aking inahin at magkaroon na rin kami ng sariling inahin at para hindi na kami bibili guys ng mga biig kasi tuwing bibili kami ng biig is namamatayan talaga guys kung hindi isa, dalawa. So sobrang mahal pa naman ngayon ng biig kasi 3,500 dati, ngayon 4,400 na. So ayan, in-update ko lang kayo guys kung ano na yung lagay ng ating si Kulit na inahin. So ayan, naipakilala ko naman siya sa inyo noon sa aking previous vlog. So ayan, thank you all so much guys for watching and please don't forget to
subscribe, click the notification bell button for you to notify po every time na meron ako i-upload na bagong videos. Ayan, medyo marami-rami tayong ma-share, guys. So, ayan, i-update ko din kayo kapag ka nanganak na si Kulit. So, bye guys. Thank you so much for watching. Bye. God bless. Mwah.